Magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman ang mapakinggan nating istorya ay ang pinamagatang Make It Real na sinulat ni Pandamim, Kabanata 5. Sabado, alas 11 ang usapan namin ni Glenn. Noong isang araw lamang ay bumisita siya sa bahay upang hingin ang formal na permiso ng aking mga magulang upang mailabas ako sa isang date. Pumayag ang mga ito. Hindi lingid iyon sapagkat malaki na rin ang naging parte ni Glenn sa pamilya, lalo na sa buhay ng namayapa kong ate. Marahil nabigla lang sila nung una, ngunit nauunawaan na rin ang mabuting hangarin ng lalaki sa muling pagpasok nito sa buhay namin. Nangangamba pa nga si Mami na baka umiibig lamang si Glenn sapagkat taglay ko ang katangian at itsura ni Ate Div. Ako may matagal na iniisip ang bagay na iyan. Hindi ko mawari sa kanya kung tunay na ba ako nakikita ni Glenn bilang si Kim o patuloy pa rin ito nabubuhay sa gunita at alaala ng namayapa kong ate. At iyon ang aalamin ko sa paglabas namin ngayong araw. Alas 9 ng umaga. 2 oras pa ngunit bis na bis na ako. Hindi naman sa nananabik o ano, ngunit sa dyan tumitingin ako sa oras. Matagal akong magbihis at magayos, kaya't maaga pa lamang ay handa na ako sa pag-alis. Ayoko pagdating ni Glenn ay saka pa ako karakaraka sa pagbibihis. Nabagot ako sa kahintay sa pag-usad ng kamay ng orasan. Nasasalas na ako noon, kaya umakyat muli ako sa hagdan upang sana pumano sa aking silid. Ngunit nasa bungad na ako ng pinto at pipihit na sana ng doorknob nang malingunan ko ang silid ni Ate Dim. Mabagal ang aking paghakbang habang papalapit sa tapat na kulay na rosas ng pintuan. Pink ang paboritong kulay ni ate, kaya ito lamang ang may naiibang kulay na silid sa kabahayan. Puti ang motif ng mansyon. At dahil mas nakakatanda si Ate Dim sa akin ng 2 taon at mas nauna itong pinanganak, kaya sunod lagi ang gusto. Ako lamang ang hindi nakakaimik sa aking mga magulang. Si Ate Dim ang spoiled at ako naman iyong masunurin, ngunit ako pa rin ang pinaghihigpitan. Si ate ang niluluwagan, kaya nang namatay ito ay tila ako ang pumalit sa posisyon ni ate. Kung paaano nila disiplina at inukulan ng pansin ang paborito nilang anak, pakaramdam ko nga minsan ako ang ginawang tulay nila dito sa lupa upang maibalik ang ate sa katauhan ko. Si na mom at dad, si Glenn, lahat sila nakikita lang ako bilang si Dim at hindi si Kim. Kaya ba mas gusto ko nasa tabi si Oliver? Kampante akong kasama siya. Nakikita niya ako bilang Kim na kilala niya at hindi sa katauhan ng iba. Mahalaga si Oliver sa akin. Siya lamang ang may bukod tanging tao na nagpaparamdam sa akin na may saysay ang buhay ko, na kahit minsan, nag-e-exist ako sa mundong ito. Minuksan ko ang purse at pinagilap doon ang gintong susi. Susi iyon ang silid ni ate. Nakita mami at isa pa ang tago nila. Ang nasa akin ay pag-aari ni Ate Dim. Inihit ko ang doorknob at tapos may pasok doon ang susi. Nag-click ka agad ay iyong pinuksan. Tulad ng inaasahan, pink ang wallpaper ng buong silid. Mula sa gamit, hanggang sa wallpaper, sa minisalas at double side ng kama, lumapit ako sa tokador nito. Nananalamin ang kaunti sa kaignigilid ang mata, kabuuan ng malaking silid. Malinis pa rin at mabango, sapagkat sinusigurado ni na mami na hindi mawawala ang dating pagkakagayak. Kaya ba, amoy ko pa rin ang pabangong laging gamit ni ate. Binuksan ko ang tokador. Naroon pa rin ang mga gamit at damit. Magaganda at magagarang damit. Napakalapad ni ate. Kung sana'y hindi ito kinuha ng Panginoon, di sana'y napako ang panginig ko sa maliit na kahon. Bahagang nakausli ang dulo sa mga nakahaning na damit. Kinuha ko iyon at binuksan. May mga litrato. Litrato ni Ate Dim at ni Glenn. Masaya sila sa larawan. May ilang waki. At meron din na mag-gismak na face. Lahat naglalahad ng matitamis nilang pag-iibigan. Pag-iibagang ako naman ang magpapatuloy. May nakagilap din akong kwaderno sa kahon. Minuksan ko ang pabalat at nabasa ang nakasaad. Diary. Mupo ako sa gilid ng kama. Minuka ang hawak ko notebook at kursilya din nito. Pinakalaman kong basahin ang unang pahina. Sulat ito ni Ate Dim. At laman ng diary, istoryal nila ni Glenn. Tahimik kong pinaikli ang kasunod na pahina. Kunot noo, hindi na love story ang nababasa ko. Inawi ko pa ang pahina ngunit wala nang kasunod. Ilang minuto pa ako natulala, hindi makahunga. Ano iyon? Totoo ba lahat ang nabasa ko sa diary ni ate? Bakit wala siya nababanggit tungkol dito? Maya-maya ay kumilos ang kamay ko. Nagdadial sa kabilang telepono, nag-ring.
Hello? Inig mula sa kabilang lip. Nabungaran ko si Gens Salsalas. Nakangiti sa akin. Shall we? Saad nito at inakay ako sa labas ng bahay. Taglit lang ay sakay na kami ng kotse at bumaybay sa kahabaan ng highway. Manonood tayo ng scene dim. Ani nito, sa labis na galak, ay nakalimutan na ang tunay kong pangalan. Agat ko ang ipang-ibaba kong labi. Impel ang pagtutol ko. Pumunta kami sa mall. Pagkatapos ay tulad na nais niya nanood kami ng sine, rom-com. Tulad ng paborito na lang panoorin ni Ate Dim. Konsentrado ang panonood, napapagalpak pa nga. Ngunit ako'y abala sa copy pindot ng cellphone. Inunaan ko ang LCD upang hindi makabulaho sa ibang nanonood. Sa totoo lang ay namimiss ko si Oliver. Pero totoong nakalipas na araw mula ng insidente sa swimming pool ay tinananlamig na si Oliver sa akin. Kanina ka pa nakababad sa cellphone mo ah. Sino bang ka-text mo at mas inuuna mo pa kaysa sa akin? Ani ni Glenn at himig nagtatampo. Ibinaba ko ang cellphone at umilang ako sa kanya. Kasalukuyan na kami bumiyabiyahe, ngunit hindi pa upang umuwi. Alas 8 na ng gabi at kailangan nasa bahay na ako ng night ayon sa kasunduan nila ng mga magulang ko. Saan ba tayo pupunta, Glenn? Kaswer kong tanong. Hindi ako sinagot ni Glenn. Itinuro niya ang malaking hotel na nakikita na namin mula sa aming kalagay. Huwag ka mag-alala. Mag-uusap lang naman tayo ng masinsinan. Tumango ako at mulang hiranap ang aking cellphone. Hindi na rin siya nag-usisa. Here we are. Kanya na ng pagbukas ako ng pinso, direntahan niyang silid. Pumasok ako, nangangapa. Binuksan ni Glenn ang ilaw at sinira ang pinto, inilak. Umupo ako sa gilid ng kama. Tila ako robot na hindi gumagalaw. Nilapitan niya ako at tinabihan. Kim, saad niya at hinalikan ako sa leeg. Impit ang aking pagtutol, wala akong imit. Tiningnan niya ako, tinitigan, sinuri ang pagtutol. You are really the prettiest woman I have ever seen. That's why I love you. I really am. I love you din. Anas ni Glenn sa puno ng aking tenga. Saka na ako inhiga. Puno na kasabi ka naglalakbay ang malilikot ng mga kamay ni Glenn sa aking katawan. Umukob-kob, sumasalat, napapaungol na siya at malakas ang hinugot na hiniga habang pinagsasawa ang pagkininga ng aming labi. Saglit niyang umaba upang pagnasahan ang aking matatambok na dibdib. Hindi pa kami naguhuban ngunit sa bawat saplos niya ay init ang hininga. Naglalagos na iyon sa aking kalamnan. Ngunit hindi doon natutuon ang buong pansin ko. Walang pagnanasan ang nabubuhay sa aking loob. Nalulungkot ako. Labis-labis na kalungkutan. Nasayang lang ang buhay at pag-ibig ni Ate Dim sa'yo. Mahina kung saan. Natigil sa ginagawa si Glenn, napatanga ito at nakatingin sa akin. Pumatak ang ilang butil ng luha sa aking mata. Hindi namatay si Ate Dim dahil sa labis na kaligayahan. Namatay siya dahil sa kagagawan mo. Hindi ko kasalanan ng lahat. Lumambon ang lukot na mukha ni Gwen. Oo, malaki ang kasalanan ko kay Dim. May girlfriend ako sa ibang universidad at nalaman niya iyon. Pinapili ako pero hindi ko siya pinili. Mas matimbang ang childhood friend ko kaysa sa relasyon namin ni Dim. Saka ko lang nabatid na nagdadalang tao siya. At nang araw na iyon, nakita niya kami ng girlfriend ko. Doon siya inatake ng puso. Hindi ko inaakalang aabot sa ganito. Hindi ko inaakala mawawala siya sa akin ng isang iglap. Dinadala mo si ate dito upang pagsamantalahan ang kahinaan niya, ang pagmamahal niya, sa mismong kwarto na ito. Naisulat niya sa diary ang lahat. Hindi niya sinasabi sa amin. Pinawala niya kaming maligaya siya at masaya siya sa piling mo. Kaya nang namatay si ate, hindi namin sinisisi dahil buong akala namin wagas ang pagmamahal mo kay ate Dim. Glenn, alam mo ba kahit sa huling sandali naisulat niya sa diary? Hindi siya nakikinakit sa'yo. Minahal ka niya ng buo at walang kapalit. Nagpasalamat pa siya sa pinagkaloob mong anak sa kanya. Nais niyang lumigaya ka. Napahagulhol na si Glenn. Ginagap niya ang kamay ko, mistulang nilalakumos na papel ang puso ko. Napamahal na si Glenn sa akin. At sa nalaman ko ngayon, hindi ko na alam kung ano mararamdaman ko para sa kanya. Gusto kong bumawi. Gusto kong panagutan ang kasalanan ko. Kaya ako gusto mapalapit sa iyo. Gusto ko sa iyo ko pagsisihan at pabayaran lahat ng pagkukulang ko sa kanya. May tama ko ang kamalian at pagmamahalan namin ni Dim. Dim, minahal mo naman ako, hindi ba? Alagaan kong higit pa sa kaibigan ang turing ko sa akin. Kim, mahal na mahal kita. Mahal mo ba ako? Ha? Pagsusumamo niya. Mahal kita, saad ko.
Nagliwanag ang mukha niya saka ako niyakap. Pero bilang kaibigan, hindi ko matatanggap ang pag-ibig mo, Glenn. Ibaon na natin sa limot ang lahat. Unti-unting kumalas ang kamay nito na kayakap sa akin. Dangoy-ngoy ang ulo nito. Palatang umiiyak. Umalis na ako sa gitna ng kama, inayos ang nagsuot na damit. Saka lumabas ng silid. Paglabas ko ay naroon si Oliver. Hindi ko na hinintay na magsalita siya. Kaagad ko siyang niyakap. Mahigpit na magpit. Saka daw nilabas lahat ng dagaan sa diyak ng dibdib. Inaalaw na niya ako. Pinapatahan. Pinahid ang aking mga luha, saka ako nginitian. Iuwi na kita, ayan niya. Umiling ako. Ayoko pang umuwi na ganito ang mukhang isasalubong ko sa mga magulang ko. Malamang magtataka sila at mag-uusisa. May dalang sasakyan si Oliver kaya sumadya na akong pumunta sa Seawall. Doon na kami naglakad at nagpalipas ng oras. Hindi niya binibitawan ng kamay. Salamat, panimula ko. Saan? Tanong niya. Hindi ko alam kung sasagutin mo ang tawag ko kanina. Sabay kaming naupo sa batuhan, minamasdan ang pag-ugay ng alon sa dagat. May manamanakang ilaw mula sa maliit na tindahan. Hindi ako mapakali kanina habang tinetext mo sa akin ang naisip mong plano upang makapakanta sa Glenn. Alam mo, nagkakahulma mo kayo ng ate mo. Nagiging makabulahan na ang pinagsasabi mo. Hindi ako na ano, kita mo. Halika nga dito. Sumunod naman si Oliver at ni hindi pumala. First kiss ko lang naman ang nawala. Napaingil pa si Oliver. Kaya binigyan ko siya ng halik sa mga labi. Matagal na maglayo kami ng kapwa na hiningal, ngunit muling inabot ni Oliver ang mga labi ko. Ulit-ulit. Maaari bang sa akin mo na ituro? Gusto ko rin maging propulsyonal gaya mo. Anya ng tinluyan ng magkalas ang aming malabi. Napahigikik ako. Niyakap ko siya. Muli naming tinanaw ang payapang pagaspas ng alon sa aming harapan.